Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Sa'yo ay hindi lingin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo
Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa panglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga taing. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil lang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mamumusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Thank you.
hawang kalakasan namin. Malalapitan at kaligayahan, dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa
Nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Ipinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagambitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama. Hindi iiwan mag-isa. Kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Ipinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama.
isa. Mula sa aklat ng awit, Kapitulo 25, versikulo 1-3. Sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinapaabot. Sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan at pagtawanan ako ng aking mga kaaway. Mga may tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahihiyan at ang mga taksil sa iyo'y magdanas ng kasawian. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa, purihin ang ating Panginoon. Welcome sa ating programang ito at minsan pa'y binabati natin ang lahat ng ating mga kapamilya at ang lahat ng ating mga kaibigan at mga kasama sa ating programang ito. Especially ang lahat ng nasa mga iba't ibang panig ng bansa, mga karatig probinsya at karatig bayan at karatig iglesia. At ganun din sa lahat ng ating mga kaibigan at kapatiran ng mga silent viewers at ganun din sa lahat ng mga bago pa lamang o ngayon pa lamang nakasumpong sa programang ito, kayo po ay nakikinig at tumutunghay sa programang ito na My Hiding Place TV.
Magandang umagang muli sa lahat at welcome sa lahat ng ating mga kapatid na maagang-maaga pa lamang. Aminasa atin na na pong comment section. Purihin ang ating Panginoon at welcome po sa inyong lahat. Ano? Isang pinagpalang umaga. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. It's Wednesday morning, October 13 and 4:51 a.m. Good morning sa bawat isa. Magandang umaga kay Sister Emelisa del Rosario Adela Guevara, Ellen Pasha, at ganoon din kay Brother Doming Robles Aleli Abilera, at ganoon din kay Marieta and Angel Valparaiso, Violeta de Lecon. Violeta de Leon. Ayan. Good morning po sa inyo. At ganoon din kay Ophelia Pulon. Good morning po. Ayan. At Mayet Payot. Good morning. Emelisa del Rosario and Esti Loyola Apolona. Magandang umaga po sa inyo. And Mary Ann Francisco Damance. Good morning. Hannah Crescencio and Prosy Bautista. At ganoon din kay JP Makalalad, Vicky Baluiz and Queen Kate, Josephine Imanari. Magandang umaga po sa inyo. At ganoon din po kay Elizabeth Ruada. Ayan. Ganoon din kay Rosalia Santa Cruz and Sister Flor. Magandang umaga. And Alice Velasco, good morning. Divine Divina Banji Garcia and Alma Mirasol. Good morning po sa inyo. And Luz Piminda Manangan, magandang umaga. At ganoon din kay Evangeline Daniel Kamaligan. Magandang umaga po sa inyo. And Wen Clasio, Vival Rogalcana, Monina Budino. Good morning po sa inyo, Alma Mirasol, Paulina Diacosta, G. Sumeno, at ganoon din po kay Randall Sambilay. Ayan, good morning, good morning. Hallelujah. At ganoon din po kay... Kanino ba? Good morning kay Rowena Bermudez. Good morning po sa inyo, Divine Divina, good morning. At ganoon din po kay Sister Judy Maso and Helen Guevara Bagayan. Good morning. Flosser Fida Biray and Gina Peregrina Bellido. Ayan, magandang umaga din po kay Medellin Reyes, Felicita Limen, at ganun din po kay ano ba to? Kay Phoebe. Teka lang ha. Ang hirap kasi magbasa ng baligtad na pangalan. Ano ba to? Roma Sasa Jade Phoebe. Hindi ako nagkakamali. Yun ang kayong name. So yan. So good morning din po kay Ate Bebang and Gina Peregrina Bellido, April Joy Ivardome. Good morning, Linda La Cruz. At ganun din po kay Lani Hinahon, Misumi Linda. Good morning po sa inyo. And Michelle Reyes, Nenita Binuya, magandang umaga po. At Ropino Rojas, Rica Butron Bagtas, and Maris Gabrillo Ungos, Georgie Kaa, good morning. And Solita Luna. Ayan, good morning sa iyo, Ate Sol. Good morning. At ganun din kay Alicia Velasco Nagata. Ayan, at ganun din kay Rowena San Pedro. At sino pa ba? Lady Pascual and Kling Alcantara Kadag. Good morning, good morning, good morning. Alright. Sabati pa natin yung iba. Ayun. So good morning din po kay Marilyn Peregrina Beltran and Victoria Kobayakawa, Rich Coronel. Good morning. And Estrelita Tingson. Good morning po sa inyo. Emelia Carnatero and Corazon Angelo. Good morning po sa inyo. Kaya na, at good morning din po kay Sister Marisa Sanchez and Cynthia Poblete, Rachel Minami and Winston Lial. Ayan. So, ganun din po kay Emilinda Mejorada Bulante. Good morning po sa inyo. Sa pinagpalang umaga and Bernardo Dayaw, good morning din po sa inyo. Dako naman po tayo sa ating YouTube channel. Batiin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na maaga-maaga ay nakatunghay na rin po sa ating comment section sa ating YouTube. Good morning kay Alina Baluiz, Rosario Barbaso, Claire Merle Concepcion Adamos, Marilyn Alvindia, Pyrex Ems, Felicita Sapat, Imelda Diente, at ganoon din po kay Felinida Pagya, Lori Paderes, Darlene Morales, Scountibus Prime, Leonila Francisco, Veranya Vasquez, Rowena Silvestre, Dona Michelle Robles Arcia, good morning. At ganoon din po kay Hermine Gilda Madla, no? Ayan, good morning po sa inyo. At ganoon din kay Shoni Malabanan, Ariandi Freliana, Jason Barquila, Alma Mario. At ganoon din po kay Chung. Sorry, hindi ko mapapangkit yung kanyang last name at Chinese character na po, no? So good morning din po kay Chung. At ganoon din kay Susan Bordeos and Paul Tolentino, Tess Grave. At ganoon din po kay Francie Agabon. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, sabi niya, good morning po, Pastor, at sa lahat po dyan sa Pilipinas watching from California.
please pray for us here in California that this COVID vaccine will be dissolved in Jesus' name. Yan, sabi niya, choice, not force po. Ah, tama. Yan, so dapat ay hindi ano, yung vaccine na yan. Dito kasi sa atin eh, sinasabi hindi pinupwersa eh. Pero bibigyan ka naman ng mga sitwasyon na talaga mapupwersa ka magpabaksin, ano? Ay, nako. At good morning din kay Jane Kim ng South Korea. Good morning. And Arme Lamera, good morning. Yun, at ganun din po kay Grisanta Silverio, Merlin Villas, and Lolita Manongdo. Good morning po sa inyo at kay Kunanan Gloria, Alice Ogawa, Rosalie Arellano, Evangelina, Evangelina Vergantinos, and Leslie Gramatica, Rose Ann Malarayap, and Benita Lakay, Arlene Manila, Amelin Buenconsejo, at ganun din po kay Nicole Rodriguez and Marisa Pornelos, Japet Mateo, Pinay Ako, _06. O yan, o, shout out sa'yo, sabi niya. Pinay Ako, _06, good morning sa'yo. At ganun din kay Marisa Pornelos, Sanelli Rapada, good morning po sa inyo. And nito, ano ba to? Koreano na naman. Saul? Ang hirap basahin. Sorry, hindi ko mababangkit yung inyong name, ano? Hindi ako marunong magbasa ng ganitong name, eh, no? At ganoon din kay Andre Aplon and Mark Edward Rodriguez, Ray Alerios, Manch Lucas, Sunny Pelina, at ganoon din po kay Elpidia. Good morning po kay Cyrus John Lerios and James Rodriguez, Leonelin Rabanes, Alon Fajardo, and Jimmy Miguel, Mari Guillermo. Ayan, at ganoon din po kay Rosita Babon and Gina Clarin, Alon Fajardo, Rosario Barbaso, at kay Merlin Villas, good morning po sa inyo. Ayan, ano ba to? Dali lang ha. Ayan, sabi ni Merlin Villas, Pastor, salamat po sa Diyos nang dali sa programa nyo. Mandami po ako natututunan kasi po sa katulad naming walang nagtuturo, malaking tulong na po ang programa ninyo. Sa Diyos ang lahat ng papuri, no? Sa Diyos ang lahat ng papuri at parangal at pasasalamat. At ganoon din po kay Emilia Carnatero and Emmaline Banyares, Amelita Naito, good morning po sa inyo. At ganoon din po kay Worship Covers, good morning po sa inyo, ha? Good morning, good morning. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Alright, so balikan natin ang ating Facebook page o ating Facebook live. Good morning din kay Cheryl Gabe and Mildred P. Simprano and Dolores Dumlao. Yan, good morning, good morning. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Good morning. Alright. Good morning din po kay Marisa Cueto Pornelos. At ganoon din po kay Marcelita Pornovi and Maria Cristina Llamoso Dalmas and Marilyn Sakakibara. Good morning, good morning. Hallelujah. At ganoon din po kay Perle Trinidad and Rich Legaspi Kimson. Good morning. Ayan, ha? Good morning, good morning. Kape-kape na po tayo. Good morning din po kay Sister Jane Bombita and Sister Dorothy Adriano Obias. Good morning and Lourdes Ramos. Magandang umaga and Eric S. De La Cruz. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga din po kay Maricel Cardel Romero and Maribel De Leon Pagaman. Morning po sa inyo. At yan din po kay Cecily Bunuan. Magandang umaga po. Good morning, good morning. Good morning. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Kaya naman tayong lahat ay magsaya at magdiwang sa umagang ito. Ayan. At good morning din po kay Sister Alicia Iparakire. Good morning po sa inyo. Pinagpalang umaga. Sabi ni Tita Judy, ang ganda naman ng background, Brother Captain Jell. Ganda naman background, ha?
At syempre, good morning din kay Sister Esti Loyola Polona and Brother Jose Tuason and V. Platilia. Good morning, good morning! Pag-asang inaasam, pag-asang inaasam ay mula sa Diyos. Good morning din kay Sai Lingad. Nagpalang umaga. Ayoy magsaya. And Grace Jola Villejo, good morning. Kapi muna tayo. Maria Elena Tamis and Luzas, good morning. And Anelia Batadlan, good morning. Sancho Veligas, pipili niya, good morning. Pag-asang inaasam ay mula sa Diyos. Teresa Jimenez, good morning po sa inyo. Ang buhay may galak, ang buhay may galak. Pagkasama ang Diyos. At good morning din kay Rosaline Dahao and the Jaja Kasua. Good morning po sa inyo. Good morning. Ayoy magsaya at purihin siya. At purihin siya. Ang buhay may galang pagkasamang Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang buhay may galak. Good morning din kay Babylin Balacana and Angel Hernandez Bradicina. Good morning po sa inyo. Mercy Hinahong Demokrito, good morning. Pag-ibig na wagas ay mula sa Diyos, ay mula sa Diyos. Tayo'y magsaya. Nanay Isay Coronado and Mar Guevara Coronado, good morning po sa inyo. At purihin siya. Pinagpalang umaga. Pag-ibig na wagas ay mula sa Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Pag-ibig na wagas. Pag-ibig na wagas ay mula. Magandang umaga din po kay Marilu Marasigan and Maria Elena Tamisen Luces. Good morning po sa inyo. Good morning, good morning. Lilibet Año Nuevo Palencia, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Ito. At good morning din kay Nita Acujedo Manoso. Good morning po sa inyo. At ganoon din kay Israel Ocampo. Sino ba to si Israel Ocampo? Bago ba to? Bago ba tong si Israel Kapitan? Kinala mo ba to? Che-check mo, baka may nakakapasok dito sa comment section natin ng mga terorista. Yung mga ganyan eh, hindi dapat siya, binablock mo na yung Israel na yan eh. Dapat, sabi ko sa iyo, block mo na yung Israel Ocampo na yan eh. Matagal ko na sinasabi sa iyo, ba't pa, nandiyan pa din niya sa comment section. Dapat binablock mo na yan eh. Yan. Good morning din kay Pamela June Gaturian Villarus. Yan, good morning po sa inyo. At sino pa ba? Kay Phoebe Saman Mampondo Rivera, good morning po sa inyo. Ayan, ayan. Kay Donna Michelle Robles. Oo nga, ba't ba? Sabi ko rito kay Kapitan, yung Israel Ocampo, tagal na ilang buwan ko nang nakikita yung pangalan yan. Hindi pa rin nawawala eh. Nandiyan pa rin sa comment section. Ay, mamaya, Jello. mamaya, dyan ako. Alright, so good morning din kay Brother Dean Dufulio. Good morning po sa inyo. At Eva Bradicina Lumberio, good morning po sa inyo. Nancy Dolon and Elena Baltasar Sambilay. Ah, si nanay yata ito. No, kamusta po, nanay? Yan, nanay yata ito ni ano, no? Pinunta na. Kay Cecilia Moso, good morning din po sa inyo. Ayan, so tayo po ay, bago tayo dumako sa ating pananalangin, siyempre, eh tayo muna ay sama-samang umawit muna ng awiting pagsamba sa ating Panginoon. Leslie Corazza Gramatica, good morning ha. Good morning. At tingnan natin, baka may habol pa sa YouTube channel. Good morning din kay Marian Rodriguez and Maribel Silagan and Meredith Rodriguez and Mara Ibay. Ayan, good morning po sa inyo. Good morning, good morning.
Okay, so tayo po ay umawit na isang awiting pagsamba sa ating Panginoon. A praise to the glory of
we pray. In your nightness, righteous in our eyes, let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Purify. Purihin kayo, dakilang Diyos. Tunay nga, O Diyos, kami narito sa inyong harapan. Narito kami dahil sa iyo, Panginoon. Narito dahil sa iyo. Narito dahil sa iyo. Narito upang purihin ka. Narito dahil sa iyo. Narito dahil sa iyo. Narito dahil sa iyo. Narito upang purihin ka. Narito dahil sa iyo. Dumating ka sa buhay, minsan isang araw. Dumating ka sa puso, tuloy naging daan. Ang sabi mo sa akin, hindi mo iiwanan. Narito dahil sa iyo. Narito dahil sa iyo. Narito dahil sa iyo. Narito upang purihin ka. Narito dahil sa iyo. Dumating sa buhay, minsan isang araw. Dumating ka sa puso, tuloy naging daan. Ang sabi mo sa akin, hindi mo iiwanan. Narito
sa buhay. Minsan isang araw dumating ka sa puso, tuloy naging daan. Ang sabi mo sa akin, hindi mo iiwanan. Narito dahil sa'yo dumating ka sa buhay. Minsan isang araw dumating ka sa puso, tuloy naging daan. Ang sabi mo sa akin, hindi mo iiwanan. Narito dahil sa'yo dumating ka sa isang araw dumating ka sa puso, tuloy naging daan. Ang sabi mo sa akin, hindi mo iiwanan. Narito dahil sa'yo Diyos ang panala at mga pangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, kami po ay taus-pusong nagpupuri at nagpapasalamat. Nasasalamatan namin ang kabutihan ninyo sa umagang ito at sa buong magdamag na lumipas sa kami ay sinamahan at pinagpala ninyo. Ang kalakasan at gabay at pag-iingat ninyo na patuloy na nag-uumapaw sa aming mga buhay, kung paano niyo po kami iningatan at sinamahan, kung paano niyo po kami ginabayan, kung paano niyo po kami, Panginoong, pinagpala sa mga nakalipas na araw, and even sa buong magdamag, Lord, na kami po ay namamahinga, na kami po ay natutulog, O Diyos, ang panibagong lakas na pinagkatiwala at binigay niyo sa amin at pinahiram sa amin. Lahat ng ito, O Diyos, bagi sa mga pagtatagumpay at bagi sa mga bagay pang pinagdadaanan namin, Lord, na kami na ito'y humuhubog sa aming mga pananampalatayang ito at sa aming mga damdamin at kaisipan. Lahat ng bagay na ito, O Diyos, ay labis namin pinagpapasalamat sa inyo, sapagkat tunay nga po na sa mabuti man o sa masama, kayo ay lagi may handang pagpapala at mga bagay na matututunan sa aming mga buhay. O Diyos, sa umagang ito, kinikilala namin kayo sa aming mga puso bilang aming Panginoon, Diyos, at sariling tagapagligtas. At bisan pa sa umagang ito, O Diyos, taglay sa aming mga puso ang malalim na pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Kami po, Lord, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, sa lahat ng aming mga pagsuway, at sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin niyo nga po kami ng inyong banal at makapangyarihang dugo at gawing karapat dapat sa inyong harapan. At sa umagang ito, dakilang Diyos, sa aming pasimula ng pag-aaral na ito, minsan pa'y lumagay kayo sa aming kalagitnaan ito at ang inyong presensya ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa. Samahan niyo po kami sa umagang ito at bigyan ng pagtatagumpay ang kabutihan at kapangyarihan ninyo ang siyang patuloy na mamanas at maranasan ng bawat isa. Kayo po ang siyang mga mabuting tagapagturo ng bawat isa, ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo
ang siyang patuloy na ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, dakilang Diyos, at sa umagang ito, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Kayo po ang siyang patuloy na maihayag at maluwalhati at mapapurihan. Purihin kayo, salamat po ng marami. Ito po ang aming samot na langis sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Alright, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Glory to God. Okay, so good morning muli sa lahat ng ating mga kapatid. At syempre sa ating pagpapatuloy regarding sa topic na ito, nakahulugan ng tunay na bautismo sa tubig, ay tayo po'y nagpapatuloy. Okay, so sa ating topic na ito, ay kahapon ay tinalaki natin, ano, na ang bautismo sa tubig ay isang panlabas na tanda at patutuo ng ating pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at ng paghuhugas ng ating mga kasalanan. So yan ang tinalakay natin kahapon. At ngayong umagang ito, sa ating pagpapatuloy, ano, sa ating panglimang punto na dapat nating maunawaan, sabi dito, ang bautismo sa tubig ay naglalarawan ng pakikipagkaisa. No? Pakikipagkaisa. Nakikiisa ka. Hindi ka tutol, hindi ka against, hindi ka opposition. Ayan. Pakikipagkaisa in unity. No? So saan? Nang mananampalataya kay Kristo. Nakikiisa tayo sa kanyang kamatayan. Ano ba ang naging simbolo ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus? Sa kanyang kamatayan sa krus, dinala niya ang lahat ng bigat ng ating kasalanan. Doon tayo ay sa kanyang pagkamatay, sa kanyang katawang nabayubay sa krus, ay tayo ay nabigyan ng kapatawaran at ang kanyang banal na dugo ang siyang luminis sa lahat ng ating karumihan. So, bawat isa sa atin ay nakikiisa saan? Sa kanyang kamatayan. Dahil kung hindi tayo makikiisa sa kanyang kamatayan, walang kapatawaran. Sabi po sa Bible, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. At ang kanyang kamatayan ang naging dahilan ng pagbubo ng kanyang dugo. Na yung pagbubo ng kanyang dugo na yun ang isang naglinis ng lahat ng ating karumihan at sa ating pakikiisa sa kanyang kamatayan. That's why yung gesture ng paglulubog sa tubig ay simbolo ng kamatayan. No? Tayo po ay patay na sa kasalanan. No, yun ang ibig sabihin. So meron tayong pakikiisa sa kamatayang ito ng ating Panginoong Jesus at pagkalibing. No, wag nating kakalimutan yun. Ano? Tayo ay patay na sa kasalanan at nakikiisa sa kanyang pagkalibing. Ano ba ang ginagawa sa isang patay? Diba? Inililibing siya sa lupa para doon na siya magdas, doon na siya madecompose. Ano? So yung lumang pagkatao natin ay inililibing na. Hindi na para pakalat-kalat pa niya sa labas. Hindi na para makita pa. Diba? Ganun ang ginagawa sa atin. So nakikiisa tayo sa kanyang kamatayan at pagkalibing. Pero hindi ito nagtatapos. No? Meron din tayong pakikiisa sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga yung gesture ng paglulubog sa tubig, no, ay simbolo ng kamatayan at pagkalibing. Kamatayan sa lumang pagkatao, sa lumang buhay, lumang attitude, lumang lifestyle, lumang karakter. That's why, alam nyo, napakahalaga na sinasabing bautismo eh. Kaya doon sa mga nagpabautismo na hindi naging totoo sa inyo, abay kung kayo ay ilang dekada nang nabautismuan tapos hindi nakikita sa buhay ninyo ang isang buhay na karapat-dapat bilang isang taong nabautismuhan, ay nagkakasala tayo sa Diyos. Nilalapastangan natin ang gawain ito. Ito'y isang malaking pagkakasala sa Diyos. That's why alam po ninyo, ang bautismo sa tubig ay dapat nagiging totoo sa buhay natin. Hindi ito basta-basta. No? Eh may mga kapatiran tayo, may mga kaibigan na talagang inutusan ng Diyos na ipaulit ang bautismo eh. Alam niyo kung bakit? Maliban sa hindi naging totoo at naunawaan ng maliwanag, yung mismong nagbautismo, ang sabi sa kanya ng Panginoon na hindi kilala ng Diyos eh. Naniniwala ba kayo doon? Sabi doon sa isang kapatid natin, ano? Pinaulit yung kanyang bautismo dahil una, hindi niya naintindihan ng paliwanag eh. Hindi niya naunawaan kung bakit kinakailangan siyang bautismuhan. Pangalawa, sabi sa kanya ng Panginoon, yung mismong nagbautismo sa kanya ay hindi kilala ng Diyos. O di ba?
Yan yung sinasabi natin. Oh, kaya hindi lahat ng tumatayo, hindi lahat ng nagsasabi sila'y naglilingkod at nasa Diyos ay talagang kilala ng Diyos eh. Maraming tinawag pero kukunti ang pinili eh. Alam nyo bang sinasala ng Diyos ang lahat? Ha? Alam nyo ba na sinasala tayo ng Panginoon? Binibigyan tayo ng opportunity, binibigyan tayo ng chance ang lahat na makapaglingkod sa Diyos. Pero alam nyo yun, hindi lahat na nagsasabi nga na Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Meron pang isang passage sa Bible na nagsasabi, huwag mo akong tawagin Panginoon kung hindi ka naman sumusunod. Doon na buo yung kanta ng Frontline eh. Yung kantang Panginoon. Sabi doon, marami ang ibig magpatawag sa pangalan ko. Doon sa mga kasing edad ko, alam tong kantang to eh. Ngunit ayaw sumunod. By the way, 17 years old ako. Di, joke lang. Sa salita ko, yaman ang hinahanap, itinatakwil ako, at ibig akong tawaging Panginoon. Ako'y naghahanap ng tapat na alipin, aliping may bigating, ang ligaw ay abutin. Nagwawalang bahala sila sa kanilang kaligtasan. At sila'y nagpapanggap na mahal ako. Diba? Sakit nun. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka naman susunod. Ang utos ko'y iyong binabaliwala. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka naman susunod. O, di ba? Ang liwanag nung kantang yun eh. May kopya ka ba dyan makikita? Ang title ay Panginoon by Frontline. Yan. Napakagandang kantang yun eh. Tapos pagdating sa second verse, ako lamang baga ang iibig sa inyo. Kahit ang salita ko'y itinatapon ninyo. Hanggang kailan kaya ako'y tatakwil at tatawagin pa akong Panginoon. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka naman susunod. Ang utos ko'y iyong binabaliwala. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka naman susunod. Ayan, yan yung kantang yun eh, ng Frontline Band. Ang title ay Panginoon. Alam na alam ni Christopher Ocampo yun eh. No? Di ba, tama ba Uncle Christopher? Alam na alam ni Christopher Ocampo yung kantang yun eh. So, yan yung sinasabi no, na talaga marami tumatawag ng Panginoon eh, pero hindi naman marunong sumunod eh. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayo tumawag ng Panginoon kung hindi naman kayo marunong sumunod. Kasi maraming tao, matapos bautismo sa tubig, ang gusto, ang Diyos ang sumunod sa kanila eh. Hindi ganun ang dapat na makita sa atin. Abay, tumatawag ka ng Panginoon, pagkatapos ang gusto mo, Diyos ang pasunurin mo. Abay, wala kang pinagkaiba sa mga anak. Tinawag ka pang anak, pero gusto mo, magulang mo susunod sa'yo. Hindi po pwede yun. Ando sa mga nakikinig dyan ng mga anak, naubod ng titikas ng ulo, mahiya kayo sa mga magulang ninyo. Hindi kayo pinanganak sa mundong ito para pasunurin ang mga magulang ninyo. O, hindi ba? Lalo na yung sa mga anak na nagkaroon lang ng trabaho. Abay, ang tataas na ng area. Akala mo kung sino eh. Mula sa pagkabata, mula sa pagiging sanggol, inalagaan kayo ng magulang ninyo pagdating ng araw na nagkaroon lang kayo ng magandang hanap buhay at trabaho. Magulang nyo na ang pasusunurin ninyo sa gusto ninyo. Abay, mahiya kayo. No? Nananawagan ako dyan sa mga anak na yan, ha? Ay sana ay pag kayo nagpatuloy sa ginagawa niyong ganyan sa mga magulang ninyo, sawayin nawa kayo ng Panginoon. Ang kamay ng Diyos ay sumain niyo. Yan. No? Para kayo ay madisiplina. Imaginin mo yun. Oh, yung sakripisyo ng mga magulang, pagkatapos sa huli, ang magulang ang gusto mong pasunurin sa gusto mo. Imaginin mo yung kaisipan ng magulang.
Ilalo na sa mga parents na talagang hindi pinalad na makapagtapos ng pag-aaral at talagang hirap ang inabot sa buhay. Anong katwiran ng magulang? Anak, magsumikap ka mag-aral sapagkat ang nais namin ng tatay mo, ang mga bagay na hindi namin narating ay marating mo. Ikaw ang umabot ng mga hindi namin natupad na pangarap, sa'yo man lang ay maganap at mangyari. Sa pagsisikap ng magulang, nakapagtapos ka. At kung nakapagtapos ka at nakahanap ka ng magandang trabaho, magulang mo ngayon, pasusunurin mo sa gusto mo. Nako, ganyan din sa pananampalataya. Nung panahon na lugmok tayo at wala tayong pag-asa sa buhay, inatagpo at inabot tayo ng Diyos eh. In-extend niya yung kanyang kamay at pagmamahal para sa atin at inunawa tayo. Inahon tayo sa putik na kinasadlakan natin. And then suddenly, na matapos tayong makakilala sa Diyos at ahuni sa kalagayan natin, pinatawad tayo at nilinis, suddenly ang gagawin natin, ang Diyos na ang gusto natin, pasunurin sa gusto natin. Yun ang masaklap na katotohanan eh. Yun ang gustong-gusto ng maraming Kristiyano, ang Diyos ang gusto nilang pasunurin sa gusto nila. Nananalangin, oo. Nagpipray, oo. Tumatawag sa Diyos, oo. Pero sa pagtawag na ginagawa nila sa Diyos, yung sariling kagustuhan nilang gustong masunod. Sabi, tumawag ka pa sa pao. Sana hindi ka nananalangin. Ginawa mo na lang sana yung gusto mo. Hindi mo na sana tinanong ang Diyos. May patanong-tanong ka pang kalooban-kalooban, eh sariling gusto mo naman na masunod. Ay, hindi ka pa nahihiya noon. Oh. May patanong-tanong ka pa sa Diyos. Pero yung sarili mong gusto, ang susundin mo. Ay, tinan mo nga ang ginagawa nitong mga ito. Oh, di ba? Hindi yun ang gusto ng ating Panginoon. Pag tumawag ka sa Kanya ng Panginoon, matuto kang sumunod sa Kanyang gusto at plano. Ipasakop ang pong buhay. That's why sabi nga dito, di ba? May pakikiisa sa ating Panginoon, sa Kanyang kamatayan. Kung ikaw ay dating ganun at liko ang takbo ng pamumuhay, sa iyong pakikiisa sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng bautismo, patay na ang dati mong pagkatao, attitude, pag-ugali, damdamin, lifestyle, character, patay na dapat yun. Diba? Pero kung ang mga dati nating ginagawa sa buhay is continuously nakikita pa rin sa atin at kinapractice pa rin natin, questionable. May pananagutan ka sa Diyos. Bakit? Eh, pangako sa Diyos yun eh. Nangangako ka magbabagong buhay. Nangangako ka susunod, magkukomit ng buhay, susurrender, magsasubmit, mag-go-obey. O, eh, diba? Kasalanan sa Diyos yun. Kaya ang laki ng pananagutan natin sa Panginoon eh. Yun ang dapat natin maintindihan. May pakikiisa. So hindi na dapat kita at nakikita o ginagawa, pinapractice ang dating buhay, wala na dapat yan. Diba? Bakit? Inilibing mo na eh. Pag sinabing inilibing, totally nabubulok na siya doon. Bakit pa inililibing ang bangkay ng 6 feet below? Para wag umalingasaw. Inililibing mo na yon para totally malimutan na. Mabaon na sa limot yan. Huwag na maka-apekto sa'yo. Totally mawala na. Maglaho na sa daigdig na ito. Yun ang ibig sabihin ng paglilibing. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng paglilibing. Inilubog ka na para hindi ka na maka-apekto o hindi na maapektuhan ang panibagong pagkataong bubuhayin sa'yo ng Panginoon. Sapagkat hindi ka na natiling patay, hindi ka na natiling nakalibing. Kagaya ng pakikiisa natin sa ating Panginoon kung paano siya namatay at nalibing, kasama rin tayong nabuhay na maguli. Tayo'y binuhay din na may kalakip na pagkatao na kawangis na niya. That's why yung lumang pagkatao ay inilibing na, pero binuhay ka ng Diyos sa isang panibagong pagkatao na may pakikiisa na sa Kanya. Nakikita mo natin yung contradiction sa nangyayari sa atin? Inilibing pero lumang buhay, daladala mo pa din? O, di ba? Oo. Oh. Ako nakakita ng ganun. Inilibing ni. Kaya, hindi yun ang kagandahan dito sa pakikiisa natin sa Panginoon. Bakit? Kasi may taglay na kapangyarihan ito. Yung pagkalibing, yung pagkamatay natin sa lumang pagkatao at pagkalibing, dahil sa kapangyarihan ng Diyos na suma sa atin at pakikiisa natin sa Kanya, hindi tayo nanatiling patay. Patay ang dating pagkatao, pero pinangkalooban tayo ng Diyos ng panibagong buhay na galing sa Kanya.
born in the Spirit. Diba? Ipinanganak na muli sa Espiritu. At tayo ngayon ay nabuhay na maguli. Dahil sa pakikiisa natin sa Kanya, binuhay din tayo maguli na may kalakip na panibagong pagkataon, may pakikiisa sa Kanya. Kaya nga, ang sino mang naipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Bagong nilalang. Hindi bagoong na nilalang. Umaaligasaw ka pa din. Hindi ganun. Bagong nilalang. Aba, pagka ang buhay mo ay dati pa din, pagkatapos mong mabautismuhan, wala kang pinag-iba sa bagoong na binuro. Mabaho. Naintindihan ba ninyo? Yun ang kalagayan. Hindi tayo ganun eh. Binago tayo ng Diyos eh. May kalakip na panibagong pagkatao. Wala na ang lumang pagkatao sapagkat ay pawang naging bago. Yan ang napakaganda. Di ba? Lahat ng bagay sa buhay natin, binago ng Diyos at pawang naging bago. A new creation. That's why pag sinabing pagiging born again, ha? Pag sinabing pagiging born again, it is a radical experience of change. Kaya yung mga tao makakakita sa'yo, magugulat eh. Magugulat talaga. Mag-iiba yung itsura mo, mag-iiba yung anyo mo. Bakit? Takang-taka sila. Ano nangyari sa taong ito? Ibang-iba na siya ngayon. Hindi lang yung physical, kundi there's something na makikitang kakaiba sa'yo kasi bagong nilalang na kawangis ni Kristo. Iba ka na, hindi ka nakagaya ng dati. Kitang-kita yun at nagmamanifest. Kasi you are now a new creation in Christ likeness. 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Bago, hindi bagoong ha? Hindi bagoong nilalang. Bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. O, di ba? Maliban pa dyan, sabi sa Ezekiel, binigyan tayo ng bagong puso. No? Binigyan tayo ng bagong puso ng ating Panginoon. Aalisin niya ang pusong bato at bibigyan tayo ng pusong laman. Sabi sa Ezekiel. Alam niyo yung purpose nun? Bakit tayo bibigyan ng bagong puso at tatanggalin ng pusong bato natin? Yung pusong bato na nasa sa atin, mula sa ating lumang pagkatao, ay isang klase ng puso na hindi na nahuhulma. Abay, humawak nga kayo ng bato, hulmahin nyo ng kamay ninyo, pag hindi yung kamay ninyo nagkasugat-sugat eh. Di ba? Oh. Subukan nyo hulmahin yung bato. Pag hindi nagkakalyo na yung mga kamay ninyo sa kahuhulma, tingnan nyo kung mahulma ninyo yung bato. Ganun ang puso natin. Pag tayo ay sumusuway sa Diyos, at hindi naging totoo yung ating bautismo, yung pangako, pag hindi totoo, ayan, ang puso natin matitigas. Hindi nahuhulma. That's why sa ating pagiging panibagong buhay o sa bautismo sa tubig na ginawa natin sa ating pakikisa sa ating Panginoon, binigyan tayo ng bagong buhay at binigyan din tayo ng bagong puso. Bakit tinasabing ang binigay sa atin ay pusong laman? Sapagkat ang nais ng Diyos, tayo ay mahubog pa rin niya. Although binigyan ka ng bagong buhay ng Diyos, binigyan ka ng bagong buhay na may pakikiisa sa Kanya, but still, narito pa rin tayo sa katawang laman na may mga kahinaan. Meron tayong sariling free will pa din. At yung free will na yon, pag hindi natin na ipasakop sa Diyos, naaapektuhan yung ating pakikiisa sa Kanya. Bakit? Bakit ba sinabing kinakailangan ng surrender? Bakit ba sinasabing kailangan ng submission? Bakit pa kinakailangan na sinasabing obedience? Kasi meron tayong sariling free will. Hindi tinanggal. Hindi siya nawala. May kakayahan ka pa ding magdesisyon. May kakayahan ka pa ring mag-decide sa sarili mo at magplano sa sarili mo. Hindi siya inalis sa atin ng Diyos. Hindi tayo sinakal. Hindi tayo parang asong itinali sa isang poste
na hanggang dyan ka lang. Hindi. Binigyan pa rin tayo ng kalayaan ng Diyos. That's why, anong ginawa niya? Although hindi tinanggal ang free will, pero sa ating muling pagkabuhay na may pakikiisa sa Kanya, binigyan tayo ng bagong buhay at ng pusong laman. Ano ang purpose? Sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Sa ADB, ang tawag niya ay pusong bato. Bakit? Eh matitigas nga. Ayan. Sabi diyan, aalisin ko at aking aalisin ng batong puso sa inyong katawan at bibigyan kayo ng pusong laman. O yan. Napakaganda, di ba? Anong purpose niyan? Binigyan tayo ng pusong laman sapagat ang nais ng Diyos, yung puso natin, bagamat tayo po ay meron ng pakikiisa sa Kanya, ang nais ng Diyos ay nahuhulma niya. Naintindihan po ba natin? Ang nais ng Diyos, yung puso natin, nahuhulma niya. Ano bang ginagawa ng isang magpapalayok? Hinuhulma ang isang palayok. Yung gumagawa ng mga banga, ng mga clay, di ba? Kapag mahusay ang artist, nahuhulma niya ang luwad or clay ayon sa disenyong gusto niya. At kapag napapangitan siya, sisirain niya uli at huhulmahin niya na naman ng panibago hanggang sa magawa niya ang perfect masterpiece na gusto niyang gawin. At magagawa lang ng artist yan kung yung clay or luwad ay madaling hulmahin, malambot. Amen? At yun ang nais ng Diyos, at yun ang binigay sa atin. Binigyan tayo ng pusong laman na pupwedeng mahulma. Na maidisenyo ayon sa kanyang gusto. Amen. Kaya sinasabi, kailangan natin ng submission. Kinakailangan natin ng surrender, commitment, and obedience. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, may tendency na kapag ang isang tao ay hindi totoong namatay sa lumang pagkatao, at hindi tunay na nalibing sa lumang pagkatao niya, may tendency na ikaw pa rin na masunod at tumigas muli ang iyong puso. Because of free will na meron sa iyo. Di ba? Kaya yun ang purpose niyan. Kaya sabi diyan, bagong nila lang. Kasi pinalitan pati puso natin eh. Kumbaga sa ano, na-bypass ka. O kaya ikaw, tawag dito na, ano ba tawag doon? Na heart transplant. O di ba? Alam niyo, napakabuti sa Diyos eh. Talagang kung ang puso sa literal na mundo natin natatransplant, eh lalo naman sa Diyos. Hindi lang puso, buong pagkatao mo tatanggalin eh. At i-install ang panibagong pagkatao. Pagkatao may pakikiisa sa Kanya at kawangis niya. O hindi ba? Ang mata natatransplant ba? Alam ko natatransplant din eh. Ang brain yata natatransplant din eh. Ang heart, ang kidney. No, may mga natatransplant eh. Pero may mas titindi pa ba sa gawa ng Diyos? Ay hindi lang, ay buong pagkatao ang pinalitan sa atin eh. Nagawa ba ng siyensya 'yon na kayang i-transplant ang buong pagkatao mo? Walang nakakagawa noon, pero nagawa ng Diyos. Imagine mo inilibing ka, inahon ka uli sa libingan, isang klase ng pagkatao na nilinis na niya at may pakikiisa sa kanya. Ganong kabuti ang Diyos. Naunawaan po ba natin? Kaya napakaganda. No? So tingnan natin ang Romans chapter 6 verses 1 to 11. Sabi diyan, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Pause mo dyan. Nakita ba natin to? Dito tayo lagi sablay. Ang paniniwala ng iba, dahil ang Diyos ay sagana sa biyaya, mabiyaya, no? Lalo na yung naniniwala dyan sa mga grace-grace doctrine na yan.
Yung mga radical grace na yan ay patungong impyerno ang mga tao pag naniwala dyan sa mga doktrinang yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Hindi yan totoo. Tira nyo nga ito sabi dito. Para ba maranasan natin yung kagandahang loob ng Diyos sa buhay natin, dapat pang ulit-ulitin natin ang kasalanan? Dapat ba talaga nahayaan natin ang sarili natin, it is okay na tayo ay manatili at mamuhay na lang sa karumihan? Bakit? Dahil ang Diyos may kagandahang loob. At para lagi nating maranasan ang kagandahang loob ng Diyos, ay pasaganain din natin ang pamumuhay sa kasamaan. Diba? Kaya ang dami sablay eh. Yan yung nakakatakot. Pag yung free will natin ay hindi natin na-surrender sa Diyos, di ba't lagi natin naririnig, kapatid, isuko mo na kasi yung buong buhay mo sa Diyos. Lagi natin naririnig yun, di ba? Dumating ba sa punto? Humantong na ba tayo sa pagkaunawa? Ano ba talaga ibig sabihin na sinasabi ni Pastor na isuko ko yung buong buhay ko? Sinuko ko na nga eh. Hindi ba tayo napapatanong? Ano ba yung salitang suko ang buong buhay? Eh, sinuko ko na nga. Di ba doon sa prayer of repentance, sumunod na nga ako doon kay Pastor eh. Sinabi ko na sinusuko ko na yung buong buhay ko. Ano ba bang kulang? Ang dami. Para literal ninyong maintindihan, mga kapatid, ito ha. Para literal ninyong maintindihan yung salitang pagsusuko ng buhay, ganito, paunawa ko sa inyo sa simpleng paliwanag. Sino ang nagpapatakbo ng buhay natin? Sino ang may kapangyarihang mag-decide? Sino ang may kapangyarihang magplano? Sino ang nasusunod? Sino ang gumagawa? Sino ang kumikilos? Sino nagpapakain? Sino ang nagde-decide kung si papasok sa trabaho? Sino ang papasok sa trabaho, sa school? Sino ang nagde-decide kung siya ay tawag dito, mamamahinga lang, mamamasyal? Sino? Hindi ba tayo? Sa sarili natin. Meaning to say, ikaw sa lupa, ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa buhay mo ayon sa iyong minarapat at ginugusto. Nakuha po ba natin? Ikaw sa sarili mo. Bakit? Because of free will na nasa iyo. Yan ang isang bagay na hindi tinanggal ng Diyos. Pag-aari niya yung ating buhay, sa Kanya galing yan. Sa Diyos nang galing ang buhay natin. Pero may isang bagay na hindi siya inalis sa atin, na ang nais ng Diyos ay kusang loob mong ibigay sa Kanya at ipagkatiwala. At itong isang bagay na ito, ang siyang madalas nagiging dahilan ng pagkalayo natin sa Diyos, pagkahiwalay natin sa Diyos, na dahil kapag umiral ito, ito ang kadalasang nasusunod natin. Pag sinabing isuko ang buong buhay, that includes your free will. Nakuha na po ba natin? Kabilang dyan yung free will natin. Dahil yung free will na yan, pag hindi mo na ipasakop sa Diyos, dadalin ka sa kapahamakan. Bakit? Dahil may kalayaan kang sundin ang gusto mo. Kaya nga sabi ng Bible, patayin ang pita ng laman. Dahil yung pita ng laman na yan ay pinagtitibay at pinalalakas ng free will natin na hindi natin na ipasakop sa Diyos. Nakuha na po ba natin? Yung free will na yan na nasa sa atin. Yung pita ng laman ay pinagtitibay at pinalalakas ng ating mga free will na nasa sa atin, na hindi tinanggal ng Diyos, hindi siya inalis, sapagat ang nais ng Diyos, ikaw mismo sa sarili mo ang kusang mag-surrender sa Kanya. Nakuha po ba natin, mga kapatid? O ngayon ba, naintindihan na po ba natin pag sinabing pagsusuko ng buong buhay? Madaling sabihin, Lord, I surrender. I surrender. Half. Di ba? I surrender half. I surrender. One fourth.
Diba? Na, sino nakakalam ng kantang yun? I surrender all. Ang ganda nun, diba? I surrender all. I surrender all. Diba? Napakagandang kanta. So pag sinabing, ang daming nagsasabing nagsusuko ng buhay eh. Pero hindi mo nakikitang nababago. Amen po ma? Ang daming nagsasabing willing silang mag-surrender at magsuko ng buhay, pero hindi mo malang makitang magsipagbago ng buhay ng totoo eh. Alam niyo kung bakit? Dahil ang nasusunod ay ang sariling gusto at pita. Kaya ang isang tunay na nabautismo sa tubig, yung totoo, sa ginawa mong prayer of repentance, sa ginawa, kaya nga alam niyo, ito yung like ko sinasabi. Ha? Mahalagang ipaunawa sa mga tao. Ano ba yung kahulugan ng tunay na bautismo? Sapagkat doon din papasok na sa gagawin mong bautismo sa tubig ay nangangako ka na isusurrender mo ang buong buhay mo sa Diyos. At dapat din naman kasi ipaunawa naman sa tao ano ba yung kahulugan ng sinasabing surrender. Aintindihan po ba natin? Sinusurrender natin yung buhay natin sa Panginoon upang maging alipin niya. Ipabilanggo mo na yung sarili mo sa Diyos. Ang tagal mo nga pinabilanggo sa kasalanan at sa demonyo yung buhay mo eh. Tuntua ka pa nung panahon na lasenggo ka. Bilanggo ka ng bisyo. Bilanggo ka ng homosexuality. Bilanggo ka ng pagiging lesbian. Bilanggo ka ng pagiging magdanakaw. Bilanggo ka ng immorality. Bilanggo ka ng kayamanan. Ano pa? Diba? Bilanggo ka ng pride. Bilanggo ka ng galit. Bilanggo ka ng unforgiveness. Bilanggo ka ng hatred. Napakadami ah. Bilanggo ka ng idolatry. Yan yung buhay natin nun eh. Eh nun tuwan-tuwa ka. Bilanggo ka ng sugal. Imagine mo nga, yung ibang tao hindi na nahiya. Ayaw ko mag-born again kasi pag nag-born again ako, hindi na ako makakapag-bingo eh. Hindi na ako makakapag-tongit. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Dadalhin ka ba sa langit ng bisyo mo? Dadalhin ka ba sa langit ng pagsusugal mo? Talaga bang ganun kakitid ang mga utak natin para mas piliin natin na mamuhay sa kasalanan kaysa sa Diyos? Aba, ibang klase itong mga ito. Mas pipiliin pa nilang magtampisaw sa karumihan kaysa magpakabanal. Naiintindihan nyo ba? Kung naririnig nyo ako sa sinasabi kong ito, magbago-bago kayo. Mas pipiliin nyo pang maging karumal-dumal sa harap ng Diyos? Mas masaya bang maging karumal-dumal kaysa maging banal? Aba, ibang klase. Mas pipiliin pa nilang maging makasalanan kaysa maging banal. Aba, ibang klase ito mga ito. Ganon binulag ng demonyo at ni Satanas ang isip at puso ng mga tao. Lihis sa katotohanan. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Diba? Kaya dapat surrender. Suko. Yung free will mo, bitawan mo na yan. Ipabilanggo. Kapag, di ba, ang isang bilanggo, tinan nyo ha, ang isang bilanggo. Kapag ikaw ay naging, guilty ng isang crime, ikaw ay makukulong. So tinatanggalan ka na ng civil rights pansamantala habang sineserve ang sentence doon sa loob ng kulungan. Ha? Habang sineserve mo, wala kang civil rights. Wala kang karapatang mag-decide doon. Wala. Hindi mo po pwedeng pairali ng gusto mo. Kung ano sinasabi, kung ano sinasabi ng warden, kung ano pinatutupad, susundin mo lang yun. Hindi ka masusunod doon. Kaya sa puntong ito mga kapatid, kapag ikaw ay tunay na sumuko sa Diyos, tinatanggalan mo rin ang karapatan ng sarili mo upang hayaan ang Diyos na gumawa ng malaya sa buhay mo. Bakit walang breakthrough sa buhay natin? Sa kabila ng lahat ng pananalangin na ginagawa natin? Diba? Alam mo, kahit ubusin mo pang lahat ng luha mo, madehydrate ka na sa kaiiyak. Alam mo yung tipong tuyong-tuyong-tuyo ka na?
sa kaiiyak, walang sagot na darating sa'yo. Kahit mag-fasting ka pa ng 3 buwan, 10 buwan, o 1 taong hindi ka kumain, maging buto ka na lang dyan. Walang sagot na darating sa'yo. Walang sagot. Alam mo kung bakit? Hindi totally kikilos at makakakilos ang Diyos kung ikaw pa rin ang may kapangyarihan sa buhay mo. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Hindi makakagalaw ang Diyos kung laging ikaw ang gagawa at gagalaw para sa sarili mo. Kung hindi mo siya iaalaw. At nangyayari na ang Diyos ay hindi natin inaalaw na makakilos sa buhay natin the moment na lagi nating sinusunod at ginagamit ang free will natin. Kaya pag sinabing pag-surrender at pagsuko sa Diyos, that includes our free will. Lord, ang aking free will na ito, sinusurrender ko po sa inyo. At sa puntong ito, ikaw, kayo po ang malayang kumilos, magpatakbo at magmaneho ng buhay ko mula ngayon. Sa mga pangarap, sa mga mithiin, sa mga plano ko sa buhay, lahat ng ito, pinapasakop ko po sa inyong harapan. Malaya kayong kumilos, malaya kayong gumawa sa buhay ko. Kayo ang magpatakbo ng buhay ko. Yan ang tama. Hindi ka na magde-decide, hindi ka na mangangarap nang hindi nauunang itinatanong sa Diyos ang detalye ng lahat ng bagay sa buhay mo. Yan ang tunay na pagsuko. At kung sakaling dumating man sa punto na ang nais ng Diyos ay kabaliktaran ng minimithi ng ating puso at ng ating buhay, wala kang karapatang magreklamo. Wala kang karapatang mag-insist ng gusto mo dahil sinuko mo yan sa Diyos. Pangit man sa paningin natin ang mga sitwasyon na dumarating sa atin kung minsan, pero dahil sinuko mo yan sa Diyos, meron kang pagkakatiwala na anuman ang mga bagay na isinuko mo sa Kanya ay mapapabuti. Amen! Sa purihin ng ating Diyos at salamat sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na tumutunghay sa ating programang ito, sa araw ng bukas ay ating pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral na ito. Salamat po at nawa sa kaunti-kaunti ng ating pinagsama-samahan ay meron pa to at marami po tayong naunawaan at tayo po ilubos na natuto sa ilang mga bagay sa ating topic for this morning. So salamat po sa bawat isa. Babalik po tayo makalipas ng ilang saglit para po sa ating sama-samang pananalangin. Niya'y puno ng ligaya.
pag-usap, damdamin ko'y kumakaan. Ako'y panatag, buhay ko'y kanyang niyakap. Kaya magliling ko, isusuko ang lahat sa kaniya. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa kaniya. Siyang unang umibig sa ating lahat. Hindi naman po tayo ang unang umibig sa Diyos eh. Ang Diyos ang unang umibig sa atin at yung pag-ibig niya ang nagdala sa atin upang kilalanin siya. Amen? Amen po ba? May kausap po ba ako dito? Ah, meron pa pala. Meron pa pala. Amen? Nice ko ibahagi sa inyong awiting ito. Mula nang marinig ko po itong kantang ito ay hindi na nawala sa isip ko. Lagi ko siyang naririnig. Kahit natutulog ako, naririnig ko yung kanta. So ngayong gabi, nais ko ni-share sa inyo. Ang title po ng awiting ito ay Sa Diyos Nakalaan. Isang katulad ko, kaya mga pangarap ay hindi mo masunod na ba? Sa buhay ko'y tiyak, wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko sa Diyos nakalaan.
nang makilala ang Diyos. Buhay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilipot, masunod lamang ang iyong kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig. Katapatan niya sa buhay ko. Buhay ko sa Diyos.
sa presensya mo. Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo.
hangat ko lang lagi, mamalagi sa presensya mo. Hangat ko lang lagi, mamalagi sa presensya mo. Kapatid, kamusta na? Ngumingiti pa ba? Lupayat ang kaibigat ng iyong dinadala. Sakit ba ng damdamin? Hindi nawawala sa iyong pakikipagka. Makakaya pa ba? Madilim ang paligid, walang makapiling. Hindi humuhupa sakit na natarama. Naglalaho ang pag-asa, palot ng pagdurusa. Kapatid, makakaya pa ba? Sa Diyos ika'y lumapit, manatiling nakakapit. Kanyang hinihintay lamang tiwala't pananalig. Sa paanan ng Diyos, ilagay mga pasanin. Abutin kanyang kamay na may dalang patamay. Kanyang papawiin mga luha at hapis. Ibabalik ang ngiti sa labi. Kapatid, kamusta na? Makakaya pa ba ang iyong mukha'y larawan ng kawalan ng pag-asa? Tila ba mabuhay ay hindi na nanaisin pa upang bigat ng suliranin na maramdaman. Ikinukubling damdamin, hanggang kailan mo pipigilin? Pait ng iyong dalamhati, di masambit ng iyong labi. Tunay na nataramay, hanggang kailang narayan? Tanaw ka ng Diyos sa langit. Sa
sa Diyos ika'y lumapit, manatiling nakakapit, kanyang hinihintay lamang tiwala't pananalig sa paa. Pasanin, abutin kanyang kamay na may dalang pagtamay. Kanyang papawiin mga luha at hapis, ipabalik ang ngiti sa labi. Ibabalik ang ngiti sa labi. Ibabalik ang ngiti sa labi. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ang buhay kay saya, ang buhay kay saya, pagkasama ang Diyos, pagkasama ang Diyos. Tayo'y magsaya, at purihin siya. Ang buhay kay saya, pagkasama ang Diyos, tayo'y magsaya, at purihin siya. Ang buhay kay saya, ang buhay kay saya, kasama ang Diyos. Pag-asang inaasam, pag-asang inaasam ay mula sa Diyos, ay mula sa Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Pag-asang inaasam ay mula sa Diyos. Pag-asang inaasam
inaasam, pag-asang inaasam ay mula sa Diyos. Ang buhay may galak, ang buhay may galak, pagkasama ang Diyos, pagkasama ang Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, at purihin siya, at purihin siya. Ang buhay may galak, pagkasama ang Diyos. Tayo'y magsaya, at purihin siya. Ang buhay may galak, ang buhay may galak, pagkasama ang Diyos. Pag-ibig na wagas, pag-ibig na wagas ay mula sa Diyos, ay mula sa Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, at purihin siya, at purihin siya. Pag-ibig na wagas ay mula sa Diyos, tayo'y magsaya, at purihin siya. Pag-ibig na wagas, pag-ibig na wagas ay mula sa Diyos. Ito ang hiwaga ng pag-ibig.
ka, ikaw ay nagmula. Damdamin at puso natin ay mayroong ka pa. Mayroong pag-ibig na sa puso ko ay sumisigaw. Na ika'y natatangi tugon sa puso ko, malayang damin ng init ng pag-ibig. Di ka na masasaktan at di ka na mag-iisa. Di na mangangamba pagkat ako'y kasama na. Mahal ang hiwaga ng pag-ibig. Amen. So tayo po ay nagbabalik para po sa ating sama-samang panalangin sa ating Panginoon. At salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay umabot na naman sa panahong ito ng kalagitnaan ng linggong ito. Wednesday morning na, no? At bukas ay Thursday na naman. Napakabilis ng araw at talagang parang hinihila ang mga araw natin, ano? Alright, so salamat sa Diyos at... salamat sa ating Panginoon at nawa ay patuloy tayo samahan ng ating Panginoon sa bawat araw at tayo po'y darako na ngayon sa ating sama-samang pananalangin. My heart.
Every moment I'm away, Lord, have your way in me. Oh, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. My heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord,
Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Ama namin Diyos na banal at mga pangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami po ito sa puso nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa natapos namin gawain, Panginoon, na sinamahan niyo po kami at binigyan ng pagtatagumpay. At sa oras nito, Diyos, kami po ay minsan pa lumalapit sa inyo at kinikilala ang inyong kapangyarihan sa aming mga buhay. At pagbisan pa namin kayong pinapupurihan at niluluwalhati, O Diyos, sa pamamagitan ng aming mga puso at sa aming mga buhay na ito. Lord, salamat po sa natapos namin pagpupulay-pulay na ninyo salita. At minsan pa kami po ay buong pagpapakumbang lumalapit sa inyo at humihingi na inyong gabay ng awa at ng inyong pag-ibig at ng inyong patnubay sa bawat isa. Patuloy namin tinataasan niyo, Lord, ng aming iglesia, ang Restored and His Presence Christian Ministries Incorporated, na kayo siyang patuloy na magpalat, mag-ingat at magbigay ng pagkatagumpay sa iglesyang ito. Samahan niyo po ang bawat isa at tulungan kami, Panginoon, na patuloy na lumago at gamitin niyo ang iglesyang ito as a place of revival, restoration, healing, and deliverance. And also, Lord, sa oras na ito, ay patuloy kong dinadalangin at pinapasakop sa inyo, Lord, maging ang aming programang ito na My Hiding Place TV, na sa pamamagitan ng programang ito ay patuloy kayong kumilos at gumawa, at dinadalangin ko po sa oras na ito na ang lahat ng mga kapatiran na may mga panghinang spiritual na naaabot ang programang ito ay patuloy niyo pong palakasin, at ang mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, Lord, sa oras na ito ay makakilala rin po sa ila sa pamamagitan ng programang ito. I pray na patuloy niyo pong pagpalain at ingatan ng aming mga kaibigang pastor, Pastor Phil Gulpan, Pastor Jun Basas, Pastora Sonia Panaligan, Pastora Juliana Narvaez, Pastor Neto Bugay Ocampo, Pastor Tommy Garandang, Pastor Ernesto Celino Ordonio, Pastor Freddy San Juan, Pastor Vince Pabigo, Pastor Jeffrey Santos, and Pastor Giordano Bruno. Panginoon, sa lahat ng mga butihing pastor na ito, Panginoon, kayong patuloy na mag-ingat at magpala sa bawat isa, ang kaaliwan at kalakasan at ang kapangyarihan ninyo ay patuloy na dumaloy sa buhay ng lahat ng inyong mga lingkod na ito. I pray, Lord, na sa oras na ito, hinihiling ko na pagpalain at ingatan din po ninyo ang kanilang mga asawa at mga anak, o Diyos, at kanilang, Lord, ang kanilang mga provision sa mga source of income, Panginoon, ay patuloy nyo po i-bless, patuloy nyo po i-provide, mighty ni Panginoon, ang provision sa kanilang mga buhay, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, sa oras na ito, dinadalangin ko rin po na patuloy niyo pong pagpalain ng lahat ng mga miyembro at kapatiran na sa ilalim ng kanilang mga pamumuno. Pagpalain niyo po silang lagi at patuloy na palakasin at ingatan, Panginoon. At sa oras na ito, dakilang Diyos, dinadalangin ko rin po sa inyo ang lahat ng mga kapatiran sa iglesia, ng itong lahat ng mga nanay at tatay at mga young people at kanilang mga anak. I pray na patuloy niyo pong pagpalain ang bawat miyembro ng iglesia ng ito at patuloy na pagtibayin sa pananampalataya, and I'm praying for spiritual growth, strength, and maturity sa lahat ng inyong mga anak na naririto. Bless the mightily, Panginoon, and I pray na patuloy niyo pong katagpuin ang bawat isa, patuloy niyo pong ipagkalubang kalakasan, Panginoon, and I pray na kayo pong ay patuloy niyo pong bukurin ng isang espiritu ng pag-ibig at pagmamahalang, unawa, pagkakaisa, palasakit, Panginoon, at pagtitinginan at pag-ibig sa isa't isa bilang magkakapatid sa inyong harapan. At sa oras na ito, dakilang Diyos, tinataas at tinadalangin ko rin po sa inyo na kami ay patuloy niyong ingatan, patuloy niyong samahan, at patuloy na pagpalain. Samahan at ingatan niyo po kami, Panginoon, at kabayan, at tulungan na maging matibay at maging matatag sa aming mga pananampalataya. At yan ni Lord, sa lahat ng aking mga mahal sa buhay, I pray na patuloy kayong kumilos at gumawa. Kay Sister Ria, Sister Baby at Sister Lucy, kayong patuloy na magpalat, magingat sa kanilang lahat. At maging Lord, sa lahat ng aking mga pamangkin, sa aking payaw, kayong patuloy na magpalat, magingat sa bawat isa, Panginoon. At ganyan din kay Stephen Coronel, ingatan niyo po siya, Panginoon, na bigyan ng kalakasan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. At ganyan din, Lord, na patuloy kayong kumilos at gumawa, maging kay Theodora Sainz and Demetrio, maging sa kanyang pagpanganak. Ingatan at pagpalain niyo po siya, Panginoon, ang kaaliwan at kalakasan ay patuloy na sumakanya. Ngayon din ang aking dalangin, Panginoon, na patuloy kayong kumilos at gumawa sa aking buhay. Dalangin ko na samahan niyo po at bigyan ng kalakasan at patubayan sa lahat ng pagkakataon. Gabayan niyo po kong lagi at tulungan na maging matibay sa aking pananampalataya. I pray na tulungan niyo kong magtagumpay sa mga pagsubok, ilayo sa lahat ng tukso, at malagpasan at mapagtagumpayan ng lahat ng mga persecutions na nakaganap sa aking paligid. Panginoon, sa oras na ito, tinataas ko po sa inyo ang lahat ng mga bagay na aking ginagawa
Panginoon, tulungan niyo ako magkaroon ng lakas at I pray na tulungan niyo ako lumakad sa katwiran at kabananan at maghari sa aking puso at isipan ng banal na pagkatakot sa inyo, kababaang loob, pag-ibig, pangunawa, kainahunan at ang pagpipigil sa sarili, ang lahat ng ito ang isang patuloy na makita sa aking buhay na ito. Panginoon, banal sa oras na ito, tinataas at tinadalaan ko rin po sa inyo na samahan niyo po kong lagi at pagkalooban lagi ng kalakasan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aking buhay ayong sanghigit na magtagumpay. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko po ang aking buong buhay na ito, lakas, puso, isip at kaluluwa, ang lahat ng mga talento at kaloob na pinagkatiwala at pinahirap niyo sa akin, lahat ng bagay na ito ay isinusuko ko po sa inyong harapan at sa inyong mapagpala at pangpangyarihang kamay. Ang lahat ng aking mga desisyon, pangarap at plano at bitiin sa buhay ay sinusuko ko rin po sa inyong mapagpala at makapangyarihang kamay. At sa oras na ito, ay hinahayaan ko po at pinauumaya sa inyo ang kontrol ng buong buhay kong ito na sa lahat ng bagay sa buhay kong ito, kayong siyang manguna, kayong siyang gumawa at kumilos at ang lahat ng bagay sa buhay kong ito ay gamitin niyo po sa karangalan lamang ng inyong dakila at makapangyarihang pangalan. O Diyos, ang inyong sariling pangarap at plano, layunin at kalooban sa buhay ko ang siyang higit na magtagumpay at tunay na mangyari. Ang aking mga paa ay dalhin niyo sa landas na kung saan naroon ang inyong tunay na kalooban at nais niyong gampanan ko at napilang tungkulin sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, maghari kayo sa aking buhay, samahan niyo po akong lagi, Panginoon, at sa lahat ng mga bagay na gagawin ko, kayong lagi siyang maparangalan, Panginoon. Dakilang Diyos, sa oras na ito, hindi ang mga bagay na nais ko ang siyang masunod, kundi ang inyong dakilang plano at nais ang siyang tunay na manaig at magtagumpay. Ayon sa patnubay ng banal na espiritu na minarapat ninyo sa buhay ko bilang inyong linggo. Sinasaway ko ang lahat ng mga distraction sa tandang binapaklas ang lahat ng mga hadlang na ito, ang lahat ng mga bagay na makasisira, ang lahat ng mga bagay na makahadlang na gawa ng kaaway sa larangan ng paglilingkod na ito na kalooban niyo sa buhay ko, tinatanggal at hindi pinapahintulot ang magtagumpay in the name of Jesus, sa pangalam ni Jesus. Malaya kayong kumilos at gumawa sa buhay na ito at gamitin ayon sa inyong banal na kalooban. Sa oras na ito, dalakilang Diyos, sa oras na ito, dinadalangin ko rin po na ibaba po ninyo ko sa pinakamababang antas ng pagiging lingkod upang kayong siyang lagi makita at maitaas at maluwalhati at mapapurihan sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa mga panahon ng aking pagkakamali, kayong siyang lagi magtuwid sa akin at magtama. Itama po ninyo ko, ituwid po ninyo ko, Panginoon, samahan po ninyo ko at turuan sa mga bagay na aking pagkakamali. Panginoon, salamat sa kabutihan ninyo. Ingatan po ninyo ko sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon at akayin ako sa tamang landas ng paglilingkod tungo sa inyong banal na kalooban, Panginoon. Sa oras na ito, dinadalangin ko rin po na patuloy niyo pong pagpalain at ingatan ang lahat ng mga kapatiran na may mga prayer request kay Sister Judy Maso. Dalangin ko po kagalingan para sa kanyang pinsan na si Flaviano Maso na nagkaroon ng stroke recently. Ingatan niyo po siya and I'm praying for total recovery para sa kanya sa pangalan ni Jesus. Kay Crossy Bautista, bigyan niyo po ng wisdom na mag-isip ang sambayan ng Pilipino sa pagpili na mamumuno sa bansa sa darating na eleksyon. Kayo ang siyang gumabay, Panginoon, ang tunay na tao na kalooban niyo, ang siyang hirangin ninyo at siyang manaig at manguna sa bansang ito. Kailani hinahon ang patuloy na kagalingan ng ubo at sipon at pag-imatatag sa lahat ng hamon ng buhay. Dalangin ko na patuloy niyo po humisyan ng kalakasan at pag-iingat sa kanyang asawa at kayo pong siyang maghari sa kanyang buhay at ang kalooban niyo po ang siyang lagi masunod. Maging sa kanyang anak, patuloy na karunungan ang aking hinihiling at ipagkaloob at magkaroon ng banal na pagkatapos sa inyo at makapagtapos po siya ng kanyang pag-aaral. Dalangin ko na patuloy na maging matatag sa lahat ng pagsubok at bigyan ng kalakasan at dalangin ko na sila'y makalaya na rin po sa lahat ng mga pagkakautang. Kay Sister Esti Loyola Apolona, dalangin ko po ang patuloy na kagalingan para sa kanyang lalamunan at maging sa medical ng kanyang anak na si Pete. Kayo po, Panginoon, na mag-ingap sa kanya at dalangin ko po ang patuloy na magandang biyaya para sa kanyang buong pamilya. Kayo din po ang aking dalangin, Panginoon, kay Sister Wibal Rogalgana, ang panalangin para sa kanyang pinsan ni si Jomay Gaspar na mayroong brain tumor. Patagpuin niyo po siya at bigyan ng kalakasan at kagalingan sa oras na ito and I'm pray for divine healing na mura sa inyo para sa kanya. Kay Ninita Binuya, ang kagalingan para sa kanyang apo na similan sa kanyang karamdaman at hipuin niyo po at pagalingin ang lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kay Adelfa Jimeno, para sa kanyang anak na si Jenny Ann Jimeno na patuloy niyang maranasan ng kagalingan at pag-iingat ng Panginoon sa kanyang buhay pati sa kanyang mga apo na sila Rain Elijah and Andrea Helena. Kayo ang siyang patuloy umabot at kumatagpo at magkaloob ng kagalingan in the mighty name of Jesus. Lord, kay Donna Michelle Robles Arcia,
I'm praying for continuous healing sa upat si Pone Derek Garcia at dalangin ko, Panginoon, ang kanyang kapatid na si Jose Aristotel na nagdidiwang ng karawan ngayon, naway makakilala na po siya at patuloy na pagkalooban ng proteksyon sa kanyang pagtatrabaho at sa buong pamilya. Lord, kay Sister Judith Devera Dalisay, I'm praying for complete healing para po kay Melanie Devera Makaraig. Patagpuin niyo, pray po siya, Panginoon, at pangkalooban ng kagalingan sa oras na ito in a mighty name of Jesus. Kay Gloria Ramos, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ng kagalingan para kay Elaine na nilalagnat at kay John na inuubo. Patagpuin niyo rin po sila sa oras na ito at ipangkalooban kagalingan right now in the name of Jesus. Kay Jennifer Flores, dalangin ko, Panginoon, ng proteksyon para kina Roger Flores at Juliana Flores sa kanilang pagpapavaccine. And I'm praying for protection sa buong pamilya ng Flores, Panginoon. Kay Corazon Magtanom, dalangin ko ang patuloy na proteksyon sa pagkakavaccine sa kanila. And I'm praying for good health sa family, spiritual and physical, and provision sa financial sa buong Magtanom family, kayong siyang magkalob at magbigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kay Sister Arlene Makapagal, ang kanyang ate, dalangin ko na makauwi na dito sa Pilipinas dahil kailangan, due to medical reasons, Panginoon, kayo ang magbigay sa kanya ng maayos na pag-uwi at ligtas sa pag-uwi. Saan man siya naroroon, dalhin niyo po siya naligtas pa uwi sa bansang ito at dalangin ko na siya isamahan po ninyo at magtagumpay, Panginoon, sa mga bagay na kailangan sa kanyang mga pangailangan medikal. Kayo siyang kumatan po at umabot, Panginoon. Kaya na amin dalangin, O Diyos, para po kay Candelaria Declaro. Dalangin namin, Lord, ng kagalingan ng kanyang mga pamangkin at apo at kapatid na sina Mark Jeffrey Morales, Julie Anching Morales, Johan Aman Nicolay Morales at Via Ching na nag-positive sa COVID. Panginoon, kayo ang kumatagpo sa lahat ng mga ito, ang kagalingan na isumaka nila. Hipuin niyo po sila na inyong mapagpalat makapangyarihang kamay at ipakalob, Lord, ng kagalingan right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, dinadalaan ko rin po, Panginoon, ng anak ni Sister Jenny Bruno na si Micah. Panginoon, anuman ang mga involvement na ito, Panginoon, sa mga lesbian, sinasaway ko po ang panlilinlang na ito ng kaaway in the name of Jesus. Pinuputo, Lord, ang mga entry points na ito at sinasaratuhan sa pangalan ni Jesus. At hindi pinapahintulutang magtakumpay in the name of Jesus. Tinatanggal ko ang panikala ng lesbianism right now in the name of Jesus. Tinatanggal ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Lord, proteksyonan po ninyo ang kanyang anak, Panginoon, si Micah, at ilayo sa masamang impluensya ng mga ganitong klaseng karumihan at immoralidad, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ay kay Sunny Casimiro, dalangin ko na magkaroon ng himala at kagalingan ng anak niya na merong ovarian syndrome. Kayong magbigay ng kagalingan sa oras na ito at bigyan ng kalakasan. Kay Linda Hernandez, Panginoon, dalangin ko ang kagalingan ng bukol sa pisngi ng kanyang apo na si Hannah Scarlett Cua at ganun din ay mag-normalize sa kanyang blood pressure. Panginoon, kayo magbigay at magbigay ng kasakatuparan. Kayo magbigay ng kagalingan, Panginoon, sa kanyang mga kahilingan ito. Kay Marie Estabilio, I'm praying for complete healing para sa kanya upang makabalik na sa ministry. Dalangin ko, Panginoon, ng proteksyon sa buong family niya, financial favor para sa kanilang mga pangailangan, para sa pambayad ng mga bills, gamot at pagkakautang po nila, Panginoon. Patagpuin niyo rin po sila at ipagkaloob ang lahat ng mga pangailangan ito. Kay Brother Paul Tolentino, Lord, dalangin ko na ibukas niyo po ang mga opportunities para sa kanya at gabayan niyo po siya to be blessed and to use Him for your glory. Ingatan niyo po siya at bigyan ng pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. At ngayon din po amin dalangin kay Francie Acabon, ang prayer namin, Panginoon, itong COVID vaccine, Panginoon, will be dissolved. Panginoon, itong pinapatutupad na ito, ng COVID vaccine, Panginoon, na hindi naman lubos na nakatutulong sa mga tao at misan, Panginoon, ay naging isang hipan ng kapahamakan, Lord, tanggalin po ito sa pangalan ni Jesus sapagat ang bawat isa sa amin na inyong mga anak ay mayroong tunay na vaccine ng inyong banal na dugo, ng bawat isa sa amin ay protektado at well protected ng inyong banal na dugo, Panginoon. Higit sa vaccine na ito ang tinanggap namin sapagat ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihang maglinis ng kasalanan at magpakaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Lord, sa oras na ito, dinadalangin din namin ang Pastor Neto Bugay Ocampo, ang kanyang blood sugar, dalangin namin na mag-normalize na po ito at huwag niyo po pahintulutan na siya'y pahirapan ng karamdamang ito. Sister Alma Mirasol,
ang the church na King's Missions Church. Dalangin namin na ito'y patuloy na lumago sa pamumuno ni Bishop Romeo Ancheta at ang kanyang anak na si Dina ay huwag na pong maoperahan at tuluyan ang gumaling ang kanyang mayoma. Ang manugang niya na si Regina, dalangin namin na siya'y magkaroon ng pagkakataong magdalang tao at ang kanyang buong family, dalangin namin na makakilala sa Panginoon. Ang kanyang asawa na si Louie na sa kanyang pagtitinda ay gabayan siya at ang lahat ng mahal niya sa buhay ay hindi mahawa ng Delta variant. Panginoon, sa oras na ito, maging ang mga silent viewers, Panginoon, na hindi nakapagbigay ng kanilang mga prayer requests, Panginoon, ang may mga sakit na cancer, leukemia, diabetes, Panginoon, lung cancer sa oras na ito, ovarian cancer, and breast cancer. Sino man sa mga taong nakikinig ngayon na mga silent viewers ay abutin na inyong mamagpalat, makapangyarihang kamay. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang kalakasan at kagalingan at kapangyarihan ninyo tumaloy sa katawan ng mga taong ito. Now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. Ang lahat na may mga brain tumor, lusawin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, ikaw na alipin ang bisyo. Labas sa pangalan ni Jesus ang mga espiritu ng bisyong ito. Sa pangalan ni Jesus ay pinapaklas at pinupukon ang bisyong ito sa iyong katawan. Ang bisyo ng alak, ng paninigarilyo, ng droga sa pangalan ni Jesus, I rebuke in the name of Jesus. Labas sa katawan in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Panginoon, diunat po ninyo ang kapangyarihan, ang mga pangyarihan kamay ninyo at bigyan ng kagalingan ng sino mang alipin ang bisyo sa oras na ito, ang alipin ng pagsusugal, ang mga alipin ng mga sama ng loob at galit sa kanilang mga puso, ay paghinumin ang lahat ng mga sugat na ito sa kanilang mga puso. Let your fire be upon them right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire of the Holy Spirit be upon them right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman at mga sakit, Panginoon, ang lahat ng mga apektado ng COVID-19 na ito, na may mga sakit, Panginoon, sa oras na ito, pangkalingi sa oras na ito, patayuin sa kanilang mga higaan ng lahat ng mga nakaratay sa mga higaan dahil sa karamdaman. Right now, in the name of Jesus, Holy Spirit, iunat po ninyo ang inyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa at ipagkaloob ang kalakasan at kagalingan sa pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. 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 Lord, restore the broken relationships right now in the name of Jesus. At maging lahat na may mga sugat sa mga kalooban at damdamin. Lord, let your inner healing be upon them right now in Jesus' name. Paghinumin na mga sugat sa damdamin at kaisipan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, ang lahat ng mga inaalihan ng masamang espiritu, palayain ang lahat ng ito. Ang lahat ng masamang espiritu ito na umaalipi sa bawat isa ay inuutusang lumayas sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, ang mga spirits of infirmities, ang lahat ng mga seducing spirits, ang lahat, Panginoon, ng mga unclean spirits, ang lahat, Panginoon, ng mga oppressions, Panginoon, lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, pinalalayas at ginagapos sa masamang espiritu ito at tinataboy sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, ang mga espiritu ng kahirapan ay ginagapos at pinalalayas sa buhay ng bawat isa, in the name of Jesus. The spirit of witchcraft sa pangalan ni Jesus, I rebuke in the name of Jesus. Labas at layas sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga tao na alipin ng witchcraft sa oras na ito, pinalalaya in the name of Jesus. Ang lahat ng pagkilos ng demonyo at masamang espiritu ay tinatapos at tinuputol right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang lahat, Panginoon, ng mga unclean spirits, spirits of infirmities at seducing spirits ay ginagapos sa oras na ito at pinuputulan ng kapangyarihan at influence sa buhay ng bawat isa. Ang lahat ng mga principalities, rulers, powers, and forces of evil, ang lahat ng mga masamang espiritu ito ay aming ginagapos at pinuputulan ng kapangyarihan at kakayahan against our personal lives and against our churches. Lahat ng mga iglesia na nasa ilalim ng bandage ng kaaway ay pinalalaya sa oras na ito. Every pastors, every believers, every workers ng mga churches na hindi makamagpatuloy sa paglilingkod right now, restore them, Panginoon. Revive their hearts right now. In the name of Jesus, fire of the Holy Spirit be upon them in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Let the revival be upon them right now. Sa mga churches nila, sa mga tahanan, sa mga personal lives ng lahat ng inyong mga lingkod, na mga pastor na nangihina, na mga lingkod ninyong nangihina, na mga lingkod ninyong nawawala ng pag-asa, ibigay ang kalakasan sa oras na ito. Pinuputol ang tanikala ng kahinaan at ng kawalan ng pag-asa. Pinuputol ang lamp na mga sumpa sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus, fire of the Holy Spirit be upon them right now. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, oh, oh. Mga principalities na nasa himpapawid, Panginoon, ang mga principalities, rulers, powers, and forces of evil, lahat ng kanilang kapangyarihan ay pinahihina at pinuputulan ng influence at connection sa buhay ng bawat isa at maging sa mga iglesia. Ang lahat ng kapangyarihan ng mga witchcraft sa oras na ito, ang lahat ng mga warlords and mga sorcerers, and even Lord, ng mga wizards, pinuputulan ng kapangyarihan sa oras na ito. Inaalis ang kanilang kapangyarihan at sumpa laban sa aming mga buhay. At sa oras na ito, ang bawat isa sa amin ay sinusutan ang baluting pandigma ng Diyos, ang helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shields of faith, the sword of the Spirit, and the shoes of the gospel of peace, upang walang anumang gawa ng kaaway ang magtagumpay against us right now. At ang bawat isa'y sineselyuhan ng inyong banal at mga pangyarihang dugo at pinabalutan ng inyong banal na kapangyarihan at pinaliliputan ng inyong walls of fire in the name of Jesus. Hallelujah! Upang walang anumang gawa ng kaaway ang magtagumpay laban sa amin, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, isugo ninyo ang inyong mga mandirigmang anghel upang pagkahin ang pwersa ng kaaway sa oras na ito. Itaboy ang masamang spiritong ito. Sa pangalan ni Jesus, sawayin niyo po, Panginoon, ang lahat ng masamang spiritong ito in the name of Jesus. Hallelujah! 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 Sige, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Let's praise the Lord! Hallelujah! Whoa! Walang katulad. Oray ababa, sarababa, sarababa, kandarababa. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo ng Hina, Diyos. Panginoon, marami po salamat sa umagang ito. Minsan pa sa inyo ay aming itinatalaga at pinagkakaloob ang buong buhay ng bawat isa. At sa oras na ito ay aming tinatanggap at inaangkin ang kapangyarihan ninyo na nagbubula sa inyo. At ang katubunan sa aming mga panalangin ito, O Diyos, ay lubos namin inaangkin now in the name of Jesus. Umaasa kami sa inyong mga kapangyarihang pagkilos sa bawat isa at nananampalataya na kayo ay may gagawin, Panginoon. Lord, maraming tao ang magpapatunay at magpapatotoo na ngayong umagang ito, O Diyos, ay kinatagpo niyo po sila, Panginoon. Marami kayong pinagaling sa oras na ito. Marami kayong pinalaya sa oras na ito. Marami kayong pinalakas sa oras na ito. Marami kayong pinagtagumpay sa oras na ito. At mula sa kanilang bibigay, ipapahayag ang kabutihang ginawa ninyo sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat ng marami sa inyong kabutihang dakilang Diyos at sa inyong pagpala at mga pangyarihang kamay. Ay aming ibinabalik ang walang hanggang papurit parangal, mga pagluwalhati at salamat. At ang mga katugunan sa dalangin ito ay amin na pong inaangkin na may buong pananalig at pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen at Amen. Muli ay marami po salamat sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa buong umagang ito at sa buong maghapong darating. Ingat po tayo sa lahat ng ating mga pupuntahan na tayo po ay sama-samang patuloy na nananalangin. Ano? Saan man tayo magpunta, sabi nga ng Bible, iba, prayer without ceasing. Dapat tayo manalangin lagi sa Diyos. Saan man tayo magpunta, ano man ang pupuntahan natin, ano man ang gagawin,
pagpabalot tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen! Salamat po sa bawat isang ngalan ng ating mga kasama sa ating programang ito. Dona Michelle Roberts, Arcia, Army Lamera, Jel Briggs, Valparaiso. Ito po yung lingkod Francis Coronel. Ito po ang My Hiding Place TV. Good morning everyone. God bless you all. And to God be the glory.